Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa college student na biktima umano ng hazing, kung saan natagpuan patay sa isang bakanteng lote ang isang chemical engineering student na mayigit isang linggo nang nawawala. February 20, nang dumulog sa Manila Police District si John Michael Salilig para i-report na dalawang araw nang hindi makontak ang bunsong kapatid na si John Matthew. Nagpaalam ang kapatid na dadalo sa isang welcoming rites activity ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Laguna. Nakipag-ugnay na sila sa Binyan City PNP para kaagad mahanap ang kapatid. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, nakita nilang sa Binyan bumaba si Matt kasama ang iba pang miyembro ng Tau Gamma bago nagtungo naman sa welcoming rites. Natukoy ng otoridad ang mga sasakyang ginamit ng biktima at natunto ng Cavite Police ang pinaglibingan kay Matt matapos na ituro ito ng isa sa mga suspect na naghukay pa umano nito. Ayon sa isa sa mga suspect, hindi bababa sa 70 ang palo na tinamo ni Matt sa initiation rites. At pagkatapos ito, binawian na umano ng buhay ang estudyante habang nakasakay sa SUV. Abangan po ang buong report tungkol sa pagkamatay ng naturang estudyante dahil umano sa hazing. Sa ilang sandali lamang po. Mawawala naman ang supply ng tubig ng 15 oras hanggang halos 3 araw ang ilang parte ng Manila, Paranaque, Makati at Pasay City dahil sa aayusing malaking tubo ng Maynilad sa bahagi ng Osmeña Highway sa Maynila. Nagpa-patrol Alvin L. Chico. Isusunod na agad ni Chris ang mga damit na dikolor matapos mabalita ang halos 3 araw mawawala ng supply ng tubig ang kanilang barangay simula ngayon Linggo. Sanay na silang nawawala ng tubig kada araw pero ang water interruption sa Linggo tatagal ng diretsong halos 3 araw. Lahat po ng containers kailangan malagyan before magkaroon ng interruption. And then tipid sa tubig. Yung mga katulad ng pinagugas ng bigas, dinidilig. Yung pinagbanlawan ng sa plato, pinafla sa CR. Problemado rin ang maliit na laundry shop ni Natata dahil wala silang tangke, kaya umaasa lang sa tubig sa gripo. Kung may tangke, sana kami talaga sila mag-equal na ako, pero wala sila, pressure tank lang kami. Sasabihin ko yun sa bus ko, wala talaga kaming laban yan kasi wala kaming tubig sila. Hapon ng March 5 hanggang halos hating gabi ng March 7, ang water interruption ng Maynilad, 15 hours hanggang 57 hours na walang tubig sa ilang parte ng Maynila, Pasay, Makati at Paranaque. Sa parting ito ng Osmeña Highway, malapit sa boundary ng Maynila at Makati City, isasagawa ang major leak repair simula ngayon Linggo. Huhukay ang Maynilad na mga 7 metrong lalim para maabot ang tubong tumatagas ng 20 hanggang 30 million liters ng tubig kada araw. Paliwanag ng Maynilad, hindi na pwedeng iatras ang repair works dahil baka lalo pang lumala ang sitwasyon. Tinitingnan pa rin namin yung worst case na talagang kung sakali man na mas malaki yung extent ng damage na sa pipeline namin, this might extend beyond 57 hours. Kung kinakailangan namin mag-extend, mag-immediate notification po kami doon sa aming mga affected customers. Pangako ng Maynilad, maglalagay sila ng 7 stationary water tanks at 30 mobile water tankers sa mga apektadong lugar. Kung halimbawa po na hindi talaga kasya yung kanilang maiimbak na tubig, round the clock, iikot po yung 27 water tankers po dun sa 3 syudad na nabanggit namin, Makati, Paranaque at saka Pasay. At may 3 naman po kami sa ilang portion po sa Manila. Pero bakit nga ba nabutas ang malaking tubo na inilatag noong pang 1984? Hindi pa po namin masabi kung ito ay may kinalaman sa wear and tear nung pipeline. Kasi may mga instances in the past talaga namang nadadamage din siya ng mga ibang mga utilities na gumagawa. Malalaman lang po namin ito once ma-excavate namin at makita po yung actual damage dun sa pipeline. May paalala naman ng MWSS sa Maynilad. Number 1 na guidance natin, yung timeline.
making sure that we adhere to the timeline. Number two, we want to make sure that the readiness of the contractor in Maynila to do the repair. Kung masira man ang compressor, meron ka agad na kapalit on the site. Gid pa ni Cleofas, dapat ma-coordinate sa Bureau of Fire ang water interruption, lalo't pasok sa Fire Prevention Month ang pagkawala ng supply ng tubig. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Tuloy ang tigil pasada. Yan po ang giniit ng isang transport group matapos umapila si DOTR Secretary Jaime Bautista na makipag-usap muna sa kagawaran bago ituloy ang transport strike. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Jeepney ang pangunahing sinasakyan ng gurong si Rose, kaya problemado siya kung paano papasok sakaling magkaroon ng tigil pasada ang ilang jeepney at UV Express. No, walang ibang sasakyan papunta dun sa Tandang Sora kung hindi jeep lang din talaga. Kaya malaki magiging epekto nun sa amin. Wala kasing ibang way, taxi, kaya lang ang mahal naman. Ayon sa Commuter Advocacy Group na commute, nasa 2.28 million na pasahero ang posibleng maapektuhan ng nationwide transport strike sa March 6 hanggang 12. Pero hindi lang umano isang linggo ang magiging kalbaryo ng mga commuter kapag natuloy ang pagpapatigil sa pamamasada ng mga operator na hindi dumaan sa industry consolidation ng PUV Modernization Program. Binigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng palugit ang mga operator na mapabilang sa mga kooperatiba o korporasyon hanggang June 30 o tuluyan ng mapapaso ang kanilang prangkisa. Marami sa mga commuters natin ang mawawalan ng masakyan. Itong krisis na ito will be pandemic level. Kung matandaan natin nung pandemya, 50% ang capacity lang ng ating mga sasakyan. No? So halos kalahati din sa supply ang nabawas during the pandemic. Ganito po ang epekto nito pagdating ng mga deadlines yan. Panawagan ng grupo ng commuters sa pamunuan ng LTFRB, unahin ang kapakanan ng mga pasaherong mahihirapan sa pagsakay kung mababawasan ang bilang ng mga pumapasada. Ilan sa mga mungkahi nila ay ang pagpapatigil sa pag-implementa ng PUV modernization habang pinag-aaralan ito, pagbibigay ng insentibo sa mga operator na magmo-modernize ng jeep imbes na gawing pautang, at pagtatanggal ng mandatory na pagsali sa mga kooperatiba o korporasyon. Para ba mag-modernize ng sasakyan, kailangan ba ay kooperatiba o korporasyon? Aalisin mo yung individual franchise holder. Yung franchise mo, hindi na sa pangalan mo, pangalan ng kooperatiba yan. Ayaw dun sa leadership ng presidente, gusto mag-withdraw. Pag nag-withdraw sila, wala silang hanap buhay. Bakit? Kasi one route, one application. Pero para kay DOTR Secretary Jaime Bautista, kailangang ituloy ang modernisasyon sa pampublikong transportasyon na suportado naman umano ng ibang transport groups. Pagbasura ng modernization program natin ay siguro hindi naman tama. No? Kailangang i-modernize natin yung ating public utility vehicles. Siguro papakiusapan pa rin namin sila na huwag ituloy. No? And marami rin namang mga grupo na sumusuporta dun sa ating modernization program. No? But ako ay very positive na mapag-uusapan yung issue and hindi mangyayari yung sinasabi nila na strike next week. Nanindigan naman ang transport group na manibela na tuloy ang tigil pasada. Po ng dialogo, I will stand on my ground. Itutuloy na lang namin ito. Subukan po natin sa Lunes. Subukan po natin ito ng isang linggo. Magkakaalaman po tayo. Sige po, subukan po natin. Pag-scrap po, kung hindi po ito mangyayari, wala po talagang dialogue na mangyayari. Naghahanda na ang MMDA at PNP ng libreng sakay para sa mga commuter na maapektuhan ng isang linggong tigil pasada, habang inaantay pa rin ang pahayag ng LTFRB hinggil dito. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Matapos ang ilang buwang paghihintay, makakatanggap na po ng bivalent vaccines laban sa COVID-19 ng Pilipinas mula sa COVAX facility. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
Mahigit 1 milyong dose ng Pfizer bivalent vaccine ang inaasahang darating na sa bansa sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Ayon sa mga eksperto, ang bivalent vaccines ay epektibo hindi lang sa mga lumang variant ng SARS-CoV-2 na nagdudulot ng sakit na COVID-19, kundi pati sa Omicron variant na kasalukuyang laganap sa buong mundo. Pero dahil hindi pa ganun karami ang unang batch ng bivalent vaccines na darating, sinabi ng Department of Health na priority groups muli ang unang makakatanggap ng mga ito. So gagamitin muna natin siya doon sa mas priority natin dahil hindi naman siya magugusto para doon sa lahat ng A1 to A3. So we are now prioritizing A1 and A2 population. Base sa emergency use authorization na binigay ng Food and Drug Administration sa Pfizer, dapat may pagitan ng 4 hanggang 6 na buwan ang bivalent vaccine at ang pinakahuling dose ng booster na natanggap. Ang bivalent vaccine ng Pfizer ay ibibigay lang din kung ang isang individual ay nakatanggap na ng primary series kontra sa sakit. Ibig sabihin, pang booster lang talaga ito. Ayon pa kay Verhere, kasado na ang operational guidelines para sa pamamahagi ng bivalent vaccines. Inaantay na lang ang pirma ng ilang opisyal para tuluyan ng mailabas at magsilbing gabay sa paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, nakapagpulong na ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kaugnay ng Alert Level System. Naandyan na tayo dun sa direction kung saan we would like that the Alert Level System would not be a prescribing tool for restrictions anymore, but would just be a risk communication tool for our local governments and our people, our public, so that we are all guided on what should be done kung sakasakaling ano ang risk level ng bawat area sa ating bansa. Mawala man ang mga paghihigpit na kaakibat ng bawat alert level, paalala ng Department of Health, required pa rin ang pagsusuot ng face mask sa lahat ng uri ng pampublikong transportasyon at mga ospital. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, nagpanukala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tanggalin ang mga transaction fee para sa maliliit na bank transfer at bank payments. Pabor dito ang maliliit na negosyanteng umaaray sa lumalaking gastos dahil sa transfer fees pa lang. Nagpapatrol, Warren De Guzman. Natuwa si Roberto Innocencio nang marinig ang panukala ng Bangko Sentral na tanggalin ang mga fees para sa maliliit na transaksyon. Lumalakian niya ang kanyang gastos sa dalas ng kanyang mga online transfer. Minsan nakakadalawa, tatlo, ganoon. Kaya minsan nababawasan ng mga 45 pesos sa isang araw. Well, malaki eh. Within 1 month, malaki rin yun kung ipunin. Siguro, maabutin siya ng mga 600 a month. Ang street vendor namang si Antonio Villablanca pumupunta pa sa tindahan para makapag-cash in sa kanyang e-wallet bago magpadala ng pera. Babayad niya ng charge ka. Pag nagpapadala ako dito pa lang sa store, may charge ka na kaagad na 20. Tapos pag kailangan pasasobra mo sa padadalan mo para hindi na mababawasan. Sa website ng Bangko Sentral ng Pilipinas, makikitang may ilang bangko at e-wallet na libre ang serbisyo ng InstaPay. Pero makikita rin na karamihan ay may bayad na 8 hanggang 30 pesos kada transaksyon. Ang InstaPay ang ginagamit para sa mga transaksyon na hindi hihigit sa 50,000 pesos. Para kay BSP Governor Felipe Medalla, hindi na dapat bayaran ang mga transaksyon na hindi lalagpas ng 500 pesos. If somebody is just paying 200 pesos and he has to pay 15-20 peso transaction per transaction, that's a lot, right? So which this will discourage the use of digital payments for small transactions. So we are discussing with BAP how to make transactions free for small transactions. Maybe we can set a limit on the number of transactions per day. I'm confident that it will happen soon. I'm sure the BAP is trying to will work out a proposal that we can all agree would be the fair way of handling it. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, makikipagtulungan sila sa BSP para mas maraming Pilipino ang makinabang sa mga online banking services. Pero binanggit din nilang ang mga bayad sa online transactions ay ibinabase sa gastos ng bawat bangko sa paghahatid ng serbisyo sa kanilang customer.
Warren De Guzman, ABS-CBN News. Nasagip ang 20 crew malapit sa isla ng Tablas sa Romblon kaninang madaling araw mula sa lumubog na motor tanker na MT Princess Empress. Ayon kay PPE Romblon Port Manager Joselito Sino Cruz, nasagip ng foreign vessel na MVFS ang mga tripulante. Kasabay nito, ipinadala na ang BRP Melchora Aquino sa bahagi ng Balingawan Point sa Nauhan Oriental, Mindoro, kung saan nakalubog ang bahagi ng barko. Sinasabing lula nito ang nasa 800,000 litro ng industrial fuel mula Bataan patungo sa ng Iloilo. Inilalatag na ang mga hakbang pangontra sa oil spill. Na-recover din ang mga miyembro ng Pola Bantay Dagat ang ilang kagamitan na posibleng galing sa motor tanker sa baybayin ng Barangay Tagumpay. Posibleng mauwi sa deadlock ang Senado at Kamara oras na ipilit ng mga kongresistang magpasok ng term extension ng mga politiko sa pinaplanong pag-amienda sa 1987 Constitution. Ayon ito sa mismong chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments, nagpapatrol Sherry Ann Torres. Hindi buo ang saya ni Senador Robin Padilla sa resolution of both houses number 6 na nakasalang na sa plenaryo ng Kamara. Target nitong gawin ang charter change gamit ang hybrid constitutional convention. 10,000 pesos kada araw ang isisweldo sa bawat delegado at magiging bukas din sa mga ideya ng pag-aalis ng term limit o pagpapahaba ng termino ng politiko. Una, papayag ba ang taong bayan dyan? Napakamahal niyan. Sobrang mahal yan. Naglabas yung NEDA. Eleksyon pa lang, 28 billion na. Wala pa yung gastos ng pasweldo sa mga CONCON delegates. Opisina nila. Siyempre, meron din yan. Malaki yan. Sa usapin ng political, mahabang proseso po yan. Hiling ni Padilla sa Kamara, economic provision lang ang galawin sa konstitusyon gamit ang Constituent Assembly. Babala ni Padilla, magkaka-deadlock kapag ipinilit ng Kamara na isama ang political provision sa tsa-tsa. Hindi po natin mapipilit ang Senado. Ano? Sumama po dyan sa kagustuhan nila kasi sa konstitusyon po, wala naman, hindi naman maliwanag yan kung kami separately o jointly. Economic provision lang tayo talaga muna. Sa akin, doon lang muna tayo sa pinakamatipid. Bawal ang incumbent official sa CONCON pero pwede mag-resign ang isang taga-gobyerno para kumandidato, sabi ni Congressman Rufus Rodriguez. 200,000 pesos kada buwan ang papatak na sweldo kada delegado. Iba pa ang makukuha nilang travel at accommodation allowances. The expense for a constitutional convention for fundamental change is not an expense. It is an investment. And that is why going from there, we can see that spending about less than 10 billion on a budget of the Philippines of 5 trillion, this is an expense which is for the good of the Filipino people and the general welfare of our people. What is 9.5 billion? When we will be going to amend our constitution and make sure that our people will have jobs, will have income. Si Cavite Congressman Elpidio Barzaga gustong isama ang Pangulo at pangalawang Pangulo sa pagpili ng CONCON delegates. Considering that it is hybrid, the appointing authorities shall be the President, the Vice President, the Chief Justice, the Senate President, and the Speaker of the House. We propose that the election shall be made regional elections by region, 3 in every region, because we know for a fact that no politician controls a particular region in our country. Punto naman ni Senador Sani Angara, pinakamagastos at pinakamatrabahong daan ang CONCON sa pag-amyenda sa konstitusyon. Hindi rin anya dapat makinabang ang mga nakaupo sa anumang term extension. At masyadong mataas din anya ang 10,000 kada araw na sweldo sa CONCON delegates pag nagkataon. Buwelta naman ni Senador Gisa Ontiveros, bakit ba'y pinipilit ng pro-Chacha groups na sagot sa lahat ng problema ng bansa ang Chacha? Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, iginiit na unahin munang saklulohan ang mga taong hirap ang pamumuhay. Ganito rin ang paninindigan ni Senador Nancy Binay.
pagkatapos ng Chacha consultation hearings ng Senate Committee on Constitutional Amendments sa Davao, Baguio at Cebu. Agad na kukonsultahin ni Senador Padilla si dating Pangulong Duterte para naman doon sa mga nakuha niyang impormasyon. Pagkatapos nito, doon pa lang siya gagawa ng Chacha committee report na target niya na iharap sa plenaryo ng Senado sa Hulyo. Sherian Torres, ABS-CBN News. Tinalo ng Jordan ang Gilas Pilipinas sa huli nilang laro sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers sa Philippine Arena sa Bulacan. Kontrolado ng mga Jordanian ang laban sa unang dalawang quarter at lumamang ng 19 pagkatapos ng first half. Nag-rally mga Pinoy sa pangunguna ni Justin Brownlee at Jamie Malonzo na naitablang score 88-all sa fourth quarter. Pero nakascore ng 3 ang Jordan habang sumablay ang 2 free throws ni Scottie Thompson at posibleng game-winning shot ni Ray Parks Jr. Panalo ang Jordan 91-90. Paghahandaan muna ng Gilas ang Cambodia SEA Games sa Mayo habang hinihintay ang draw ng World Cup na idaraos sa April 29 dito sa bansa. 32 bansa ang pasok na sa World Cup kabilang ang Pilipinas. At gaganapin ang championship at bronze medal match dito sa Pilipinas sa September 10. Ikinagulat naman ng Army ang pagkawala ng personal Instagram account ng BTS member na si Jungkook. Agad naman pinawi ni Jungkook ang pag-aalala ng fans at sinabi sa official fan communication platform para sa BTS na Weverse na hindi na-hack ang kanyang IG account kundi sadyang binura niya ito dahil hindi naman niya anya ito nagagamit at sa tingin niya ay hindi na rin ito magagamit sa hinaharap. Bago binura ni Jungkook ang kanyang IG account ay umabot sa 50 million ang kanyang followers. Natagpuan patay at nakabaong sa isang bakanting lote sa Cavite ang isang chemical engineering student ng Adamson University na higit ng 1 linggong nawawala. Huling paalam umano ng biktima ay dadalo siya sa isang welcoming rites ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Laguna. Isa sa huling nakasama po ng estudyante ang nagsabi sa mga pulis na namatay ang biktima dahil sa hazing. At live mula sa Ilocos, Cavite, exclusive nagpapatrol Jeff Capara. So Jeff, saan mismo nakita ang bangkay nitong estudyante at kamusta na ang usad ng imbestigasyon? Henry, dito sa bakante at masukal na loting ito, nakita yung bangkay nung third year chemical engineering student na si John Matthew Salilig. Dito rin, Henry, natuldukan yung pag-asa ng pamilya na buhay pa siyang mahahanap dahil mga 10 na lamang ni Matthew ang natagpuan ng otoridad. February 20 nang dumulog sa Manila Police District si John Michael Salilig para i-report na 2 nang hindi makontak ang bunsong kapatid nila na si John Matthew. Kwento niya, huli niyang nakausap ang kapatid noong Pebrero 17 nang magpaalam ito na attend ng welcoming rites activity ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Laguna. Bilang miyembro rin ng kapatiran, pinayagan ni John Michael ang kapatid dahil alam umano niyang formalidad lang ang welcoming rites. Bagay na labis umano niyang pinagsisihan. For me, siguro with the high hopes and wala namang nothing will happen. So, kahit pigilan ko man siya that time, I know, aaten pa rin siya. So, siyempre sa brotherhood for me, sabi ko, sige, basta see you on Sunday. Natapos ang buong araw ng Linggo, walang tawag o text mula kay Matt. Dahil ugali naman ng kapatid na palaging nawawala ng baterya ang cellphone, di niya ito gaanong pinansin. Nag-alala lamang si John Michael kinabukasan nang wala pa ring paramdam si Matt, lalo't may usapan silang ihahatid ng ama sa airport pabalik ng Zamboanga. Ang isa pang kapatid na si John Martin, Linggo pa lang ng welcoming rites, may nagparamdam na aniya sa kanya na may nangyari sa kapatid. Isang dummy account ang nagmensahe sa kanya na tila hindi magandang biro. May nag-chat sa akin, gumawa ng Facebook account for the reason to chat me lang talaga. And sinabi nga na yun, si Matt ay, we call my brother Matt, yun yung papalayo niya talaga. Matt, yung message it was, nagkaroon nga ng initiation, February 18, hapon after lunch, and then
kinagabihan, parang nag-iiba na si Matt. Doon, February 19, February 19, tumirik, hindi na daw humihinga. Binaon na lang daw nila. Yun yung ano sabi sa chat. But hindi ko pa na ano agad sa family ko kasi sabi ko, i-investigate natin, baka may nagtitrip lang or what. Sa ika-apat na araw na nawawala si Matt, lumipad na pa Maynila si John Martin at nakipag-ugnayan na sila sa Binian City PNP. Sa isang bus terminal kasi sa Buendia, huling nakita ang share locator ng cellphone ni Matt. Sa pag-imbisiga ng mga police, nakita nilang sa Binian bumaba si na Matt kasama ang iba pang miyembro ng Tao Gama bago tumungo sa welcoming rites. Nahagip sila ng CCTV mula sa terminal at mga kalye sa Binian. Dito, isa-isang natukoy ng otoridad ang mga sasakyan na ginamit ng mga suspect. Nag-conduct tayo ng backtracking and forward tracking ng ano ng mga CCTV footage. Okay. That led to the identity of the vehicles of the suspect. Nakilala ng otoridad ang nasa 18 suspect. Ang isa sa mga suspect, sinabi sa mga otoridad na di bababa sa 70 ang palo na tinamo ni Matt sa initiation rites. Pagkatapos nito, binawian na umano ng buhay si Matt habang nakasakay sa asul na SUV na ito. Hinawakan ko siya dito sa mukha. Ginanyan ko yun. Kaya ako may fingerprint, kamay ko yun. Ginanyan ko siya. Kasi titingnan ko sana kung, di ba, pag may buhay ka, may moist pa, wala na talaga. Wala na. Sinong nag-decide na saan dadalhin si Matt? May nagsabi ba na dadalhin sa ospital? Oo, meron naman. I-dispose. Pag sinabing dispose, meaning? Kung anong meaning nun. Kasi hindi ko ang alam nung una kung ililibing, itatapon, sunugin, ganun. Natunto ng Cavite Police ang pinaglibingan kay Matt matapos na ituro ito ng isa sa mga suspect na naghukay umano nito. Si John Martin, di napigilan ng galit. Hustisya ang habol namin dito, sir. No one will be safe here. Kung sino involved, they will face everything, sir. We are looking for justice. Hindi rin matanggap ng kanilang ama ang sinapit ng anak. We did not also expect this kind of thing to happen, na ganito yung gagawin ng itong fraternity na to na, ng Tao Gama. There is a law na no contact policy yan. Apa. But they sumobra sila doon. Tapos they dump my son into an secluded area, tapos nakahubad pa po yan. So sino ba naman matinong tao, mga tao na ang gagawa na ganung klaseng krimen? Henry, sasailalim muna sa autopsy at forensic examination ang mga labi ni John Matthew bago iuwi ng pamilya sa Zamboanga. Henry. Jeff, yung nagsalita, malamang maging testigo yun. Ano? Kasi unang-una, doon sa mga CCTV, marami silang na-identify yung sasakyan, yung lugar, yung bahay. So, nasa na yung mga pulis? Hindi pa ba pinupuntahan yung mga na-identify na mga suspect? Actually, Henry, hawak na nila yung majority ng mga na-identify, Henry. At may isa na lamang na hindi pa nakikipag-cooperate sa kanila. Ito yung driver nung asul na SUV. At yung sinasabi nung witness, Henry, na i-dispose na lamang natin itong katawan nga ni John Matthew. Actually, sa mga oras na ito, Henry, ay ina-applyan na ng search warrant yung bahay kung saan nakita na nakagarahe yung asul na SUV na yon, kung saan huling nakitang nakasakay nga itong si John Matthew. Alam mo, Henry, i-describe ko lamang itong lugar kung saan nga inilibing
yung bangkay ni John Matthew. Ito'y, Henry, mga 200 or 250 meters ito mula doon sa highway. At kung wala yung ating mga ilaw dito, ay talagang total darkness itong makikita mo dito, Henry. Kaya wala talagang makakapansin nung mga oras na yon, dahil as I understand it, Henry, mga around 2 a.m. na yon nung kanilang dinispose yung katawan ni John Matthew dito sa barangay Malagasang sa Imus, Cavite. Henry, interview mo, siguro kung pwede lang sabihin, ano, maintindihan natin kung di pwede sabihin, pero siya ba ay miyembro ng fraternity at nakita niya mismo yung pangyayari? Henry, siya ay parte nung fraternity na yon, Henry, dahil isa siya doon sa pumalo din kay John Matthew, Henry, dahil tatlo sila na i-welcome doon sa Adamson chapter at isa yung neophyte. Siya yung sumundo sa terminal dyan sa Buendia, Henry, kay John Matthew, at sabay-sabay sila na sumakay ng bus at nag-travel papunta sa Binyan, Laguna. At mula doon sa Binyan, Laguna, Henry, ay sinundo na sila nitong asul na SUV at nagpunta nga doon sa venue para isagawa yung initiation rites, Henry. Maraming salamat, Jeff Caparas. Nagsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Adamson University kaugnay sa pagkamatay umano sa hazing ng isa nilang estudyante. Kinundi na rin ng Tau Gamma Phi Fraternity ang pangyayari. Exclusive, nagpapatrol, Zian Ambrosio. Nag-alala mga estudyante ng Adamson University nang kumalat sa The Adamson Chronicle Facebook page ang panawagan ni John Martin sa lilig dahil nawawala ang kanyang 24 taong gulang na kapatid na si Matthew. Mula pa noong Sabado, tinutukan ito ng Office for Student Affairs o OSA ng Adamson. Medyo shocking sa amin na merong Adamson yun na nawawala. Nung una, parang nakita ko yung post sa Facebook. When we received, no, actually it's through email, no, from the chairperson. We contacted all the chairpersons involved, no, all the teachers, and check of his whereabouts. Unfortunately, that was 18. We don't have classes. Classes was only on 21, 22, then 23, no class because it was graduation. Martes ng hapon, kinumpirma ng Adamson University na patay na si Matthew sa lilig. Tiniyak ng pamunuan ng universidad na nagsasagawa sila ng sarili investigasyon at nakikipagtulungan sila sa mga otoridad para mabigyan linaw ang nangyari. Giit ng Office for Student Affairs, hindi nila kinukonsinti ang hazing. Of course, for a long time, Adamson has a policy of no fraternity, yes, no sorority. We don't recognize that. No? Uh-huh. It's a violation of our policy. Okay. Now, of course, particularly this initiation rites, no, that involves hazing. Mm-mm. We don't have such a thing here. Wala din sa amin yung mga hazing na ganyan. Pero siguro ano, mas nag-worry kami sa fact na para ang daming cases din kasi na nawawala. Nagbubuo siya ng worry kahit na mga college students na kami. Parang wala talagang pinipili. Ayon naman sa dating National Chairman ng Triskelion Alumni Organization at TGP Party List Representative Bong Teves at sa iba pang mamabatas na kasapi rin ng Tau Gamma, mariin nilang kinukondena ang sinapit ni Matthew. Giit ni Teves, bawal sa batas ang hazing, kaya ipinatutupad mo na nila ang community service bilang bahagi ng initiation. Hahanapin namin yon, and then tutulong kami para maksyonan ang bagay niyan dahil hindi po talaga namin tinotolerate ang gumagawa ng hazing. Nakakalungkot na ganun nga yung nangyari sa isang miyembro ng fraternity namin, no? Meron mga tumatakbo ng investigasyon, no? Hintay natin kung anong kalalabasan ng investigation, alamin natin na mabuti. Mabigat sa amin na tanggapin yung nangyari sa isa naming kapatid. Ayon kay Teves, maaaring matanggal ang head at mga miyembro ng council ng Adamson chapter kung mapatunayang sangkot sa hazing. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Tinuruan ng mga volunteer dentist ng tamang pangangalaga ng ngipin ang halos 300 bata sa isla ng Humalig sa Quezon. Nakiisa ang lingkod kapamilya at iba pang partner sa isinagawang dental mission ngayong National Dental Health Month. 4 hanggang 5 oras ang biyahe sa bangka bago marating ang isla ng Humalig sa Quezon. Hamon para sa mga residente kapag sumakit ang kanilang ngipin.
napakahirap pag kami mawala ng doktor or ano ng mga iba pang mga medical na tulong, lalo na regarding sa dental kasi wala po kaming dentist. Sinadya ng mga voluntaryong dentista kasama ang akyat-aral at lingkod kapamilya ang isla para ituro sa mga bata ang kahalagahan ng ngipin. Kabilang sa daang-daang batang pumunta ang mga anak ni Mildred Violata. Kwento ni Mildred, aabot ng 5,000 piso ang kanyang gastos kung tatawid sila ng isla para magpabunot. Kung sakaling sumakit po yung ngipin nila, umisan ganun lang, nag-aano lang sila ng init at tubig, umisan nag-iintay na lang mawala yung sakit. Para mapangalagaan ang ngipin ng mga bata, tinuruan sila ng tamang pagsasipilyo. Napaka-importante ng oral health awareness, no? Bukod sa pagbibigay natin ng toothbrush sa kanila, no? Tsaka toothpaste, ilagyan natin sila ng topical fluoride. No, ang fluoride po ay pampatibay ng ngipin ng mga bata. Iba't ibang activities naman ang inihanda ng akyat-aral para sa mga bata. Nakatanggap din ang mga chikiting ng hygiene kit mula sa lingkod kapamilya. Ang sarap sa feeling dahil tuwing nandito ginagawa namin yung ganitong mission. Kami talaga hanggang kaya pabalik-balik kami dito at matustusan natin ang mga pangangailangan nila, lalo sa dental. Sinisikap naman ng LGU na magkaroon ng dentista sa isla na aasikaso sa problema ng mga residente sa ngipin. Inilutang sa Kamara na mabigyan ng dagdag na kapangyarihan ang Pangulo para mapigil ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Tiniyak naman ng Department of Finance sa mga mambabatas na may pondo para sa panukalang Constitutional Convention. Nagpapatrol, RG Cruz. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations kanina, inilutang ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na mabigyan ng espesyal na poder ang Department of Agriculture o ang Pangulo para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Should Congress insist on the reconvening of the Interagency Unit on Economic Intelligence to intensify enforcement against agricultural cartels which have been engaged in hoarding and price manipulation? Should Congress grant the Department of Agriculture or the President himself additional powers to enforce food price stabilization measures? And if so, what are these? Puna ni Kimbo, dumarami ang mahihirap dahil mataas ang presyo ng pagkain. Kaya payo niya, gamitin bilang ayuda ang dagdag na kita ng gobyerno mula sa mga buwis na aabot ng 11.9 billion pesos. Ayon sa economic managers, 9 na bilyon ang gagastusin para sa planong 1,000 pisong targeted cash transfer o TCT. Para sa 2 buwang ayuda sa mga pinakamahihirap bilang tugon sa inflation. Bukod pa ito sa pagpapalawig sa Kadiwa program ng DA. Pero ayon sa mga kongresista, hindi dapat makaligtaan ang middle class. Even the middle class experience na nung hirap ng inflation. At sa pag-address ng inflation, hindi lang dapat yung vulnerable, including dapat yung middle class. So tama po ba? Hindi naman po limitless ang government resources. Yeah. The funding has been identified and you don't need to have a supplemental budget. Pinuno na rin ni Castro na bigo ang gobyernong pababain ang presyo ng bilihin sa kabila ng pag-angkat ng mga produkto. Import tayo ng import, hindi lang rice, hindi lang pork, hindi lang chicken. Pero nakikita natin ang effect ba niyan sa inflation? Ay bumababa yung inflation? No! Kahit na sinong tanungin natin pangkaraniwang mamamayan natin, walang bumaba. The point is, the importation did not bring down prices, but the counterfactual is, if we didn't do anything, it would have been even higher. Tutol rin ang economic managers sa pagtaas ng minimum wage sa pribadong sektor para maibsan ang hirap ng mahal na pagkain. Pero bukas sila sa aumento sa sweldo sa gobyerno. It's very harmful to the economy in the longer term and even for labor. If wages are forced to increase by legislative fiat, wages rising not because that the demand for labor is high compared to the supply of labor, then the whole issue of competitiveness will hurt us. We have allocated a fund and it was given to GCG, and then the GCG now is doing a study on a possible increase of the salary of government workers po. Pero tiniyak naman ng DBM sa komite na popondohan mula sa mga pambansang budget ang pagbuo ng Constitutional Convention
para amyandahan ang saligang batas. Ito'y matapos sumirit ng dagdag na 3.827 billion pesos ng COMELEC para sa halalan ng mga delegado at dagdag na honoraria ng mga electoral boards dahil madadagdagan ang trabaho nila at hahaba ang oras ng kanilang duty. Deficiency can be topped by the Department of Budget and Management other than the COMELEC fund na unutilized coming maybe perhaps from the contingent fund or if it is necessary to tap the miscellaneous personal benefits fund for the honoraria. We are proposing an additional 2,000 pesos for our electoral board members. So magiging 12,000, 10,000 and... Lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukala, kaya iaakit na ito sa plenaryo. RG Cruz, ABS-CBN News. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mambabatas kaugnay ng sunod-sunod na karahasan sa mga lokal na opisyal kamakailan. Pinulong din ng liderato ng Kamara ang PNP at DILG para talakayin ang mga naturang kaso. Nagpapatrol, Vivian Bulia. Sa loob lang ng isang linggo, tatlong lokal na opisyal ang tinambangan sa magkakahiwalay na insidente. Kaya naman nababahala na ang ilang mambabatas. Sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety kanina, kaugnay ng panukalang pag-restructure sa PNP, natanong ang pulisya tungkol sa mga pag-atake kina Lanao del Sur Governor Mamintala Diong Jr., Apari Vice Mayor Romel Alameda, at Mayor Otto Montawal ng Maguindanao del Sur. We wanted to find out if there is a pattern of these killings that being perpetrated by the criminal elements. Medyo worrisome siya, no? I hope that these are just iskalawags. But if there is a deeper intention, nakaka-worry yan. Tugon ng PNP, natukoy na nila ang suspect pero patuloy pa rin ang investigasyon sa motibo sa mga insidente. Tinawag ng pulisya na isolated o hindi magkakaugnay ang sunod-sunod na karahasan sa mga lokal na opisyal. We're still looking to the what motive will be considered, sir. But again, we're not discounting the possibility that it might be a personal grudge or some political issues. Tiniyak ng PNP sa mga mambabatas na magsasagawa sila ng risk assessment sa mga halal at appointed na opisyal ng gobyerno. May panukala rin ang ilang mambabatas. Maybe kung ibabalik po yung dating sistema na sa checkpoint, chine-check lahat ng vehicles under plain view doctrine. Mahirap itago yung high-powered firearms na ginamit sa mga ambush dito sa mga nabiktima. Kagabi pinulong ni House Speaker Martin Romualdez, si Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Panawagan ni Romualdez, maigting na ipatupad ang batas at palakasin ang kampanya laban sa kriminalidad at illegal firearms. The Speaker manifested their all-out support for the Philippine National Police. Ano pa po yung mga pangangailangan na kailangan tugunan ng Kongreso in terms of budget, in terms of recruitment, in terms of legislation ng mga batas upang lalo pa nating mapagtibay ang ating crime prevention and crime solution. May mensahe rin ang hepe ng DILG sa publiko. Huwag kayo mag-alala ang ating kapulisihan na hindi on top of this, iniimbestiga lahat ng antolo. So far, may mga leads naman tungkol po ito. Yung mga banta na ito, talagang titignan yung kailangan mabigyan po talaga ng seguridad. Binalasa na aniya ang mga nangunguna sa PNP para mailagay ang tamang tao sa tamang pwesto. At natalakay na rin ang posibleng reforma sa batas sa mga sasakyan, loose firearms at cybercrime. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Posibleng sa Mayo na magsisimula ang suspensyon ng biyahe ng tren ng Philippine National Railways o PNR. Ito'y para magbigay daan sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Ayon kay PNR General Manager Jeremy Regino, inaasahang magtatagal ito ng 5 taon. Aniya, unang sususpindihin ang biyaheng Alabang-Calamba, Laguna. Isusunod ang mga rutang Tutuban-Bikutan at Tutuban-Alabang. Bago itigil ang biyaheng Malabong o Malabon-Tutuban sa Oktubre. Tiniyak po naman ni Regino na pinag-aaralan ng pamahalaan na magbukas ng mga bagong ruta ng mga pampublikong sasakyan para sa mga pasahero na maapektuhan ng suspensyon. Ito po, alamin natin muna ang lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist si Ariel Rojas. Ariel, magiging maulan pa ba sa ilang bahagi ng ating bansa
At ang summer ba ay hindi pa pumapasok? Nasa amihan pa rin tayo? Kabayan, nasa amihan season pa rin po tayo at wala pong sama ng panahon. Ito, nagpapaulan dito sa ating ilang bahagi ng bansa ay dahil sa shear line o pagsasalubong po ng malamig na amihan at ng mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Bukas, inaasahang may mga paulan pang mararanasan dito sa may Visayas. Kaya kapamilya, maghanda at magingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at landslides. Samantala, kaninang umaga, bumaba pa ang temperatura sa Northern Luzon dahil sa amihan, 12.6 degrees Celsius sa Baguio City, 13 degrees Celsius sa La Trinidad Benguet at 15.4 degrees Celsius dyan sa Basco Batanes. Tayo naman sa Metro Manila, hindi gaanong malamig sa 23 degrees Celsius. Hihina lang bahagya ang amihan bukas, Miyerkules, pero muling bubugso sa Webes at magapatuloy hanggang sa Biyernes. Sa rainfall forecast naman ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, bago magtanghali, may malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Davao Oriental at pagsapit naman po ng tanghali ay dyan naman sa may Dinagat Islands. Maulan pa sa hapon sa may Davao de Oro at maging dito po sa bahagi ng Sokcergen, Maguindanao Provinces at Lanao del Sur at pagsapit ng gabi yung kaulapan ng kikilos Pakanduran at magkapaulan naman sa may Zamboanga, Sibugay at Zamboanga City. Sa bahagi naman ng Visayas, sa umaga may mga pag-ulan na aasahan sa Eastern Visayas. Pagsapit naman po ng tanghali or may mga pag-ulan naman sa hilagang bahagi ng Leyte. Pagsapit ng hapon, medyo maulan po sa hilagang bahagi ng Cebu. At pagsapit ng gabi, maulan pa dito sa may hilagang bahagi ng Bohol at sa hilagang bahagi ng Negros Occidental. Pagsapit pa ng gabi, mas malala ang mga pag-ulan dito sa Central Visayas at Negros Provinces. Sa Palawan naman, wala pong inaasahang mga pag-ulan buong araw bukas, liban sa mga dagli ang pag-ulan sa katimugang bahagi. Sa Luzon, maghapon may aasahang mahihinang pag-ulan dahil pa sa amihan dito po sa may Cordillera, sa Aurora, sa Quezon, Oriental Mindoro at ilang bahagi ng Bicol Region. Meron ding aasahang mga pag-ulan pagdadaan sa gitnang bahagi ng Luzon sa hapon hanggang gabi at maulan pa po hanggang gabi dito sa may Oriental Mindoro. Tayo naman po sa Metro Manila, makakaranas pa rin po ng maaraw at mainit na panahon bukas, pero may bahagyang tsansa ng pag-ulan, bandang tanghali at hapon. Yan ang update sa Ligay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na pangalagaan ang interes ng Pilipinas sa South China Sea sa harap ng tensyon sa lugar. Nagpapatrol, Willard Cheng. Sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Lunes, humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tropa at commander ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin ng Commander-in-Chief na dapat pangalagaan ang interes ng Pilipinas sa South China Sea sa harap ng tensyon at komplikadong sitwasyon sa pinag-aagawang lugar. Isang napakalaking misyon anya ang pagbabantay ng Philippine Air Force sa bansa, lalo't kinikwestiyon ang mga hangganan o boundaries ng Pilipinas. Iginiit din ng Pangulo na kahit maliit na bansa ang Pilipinas, kailangan pa ring panindigan ang teritoryo at ipaglaban ang karapatan ng mamamayan nito. Sa kabila ng naipanalong kaso ng Pilipinas laban sa China noong 2016, patuloy pa ring inaangkin ng China ang halos kabuuan ng South China Sea. Patuloy ding ipinoprotesta ng Department of Foreign Affairs ang pagpasok at pananatili ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Things have begun to change and we must adjust accordingly. But I know, in my heart, I know that our men, our officers, our men, our women in the military will always stand up, will always stand up to the challenges that the Philippines faces in the best tradition. Nitong Lunes, idiniklara ng Philippine Coast Guard na isa sa publiko na nito ang bawat insidente ng panghimasok ng China sa West Philippine Sea, sa basbas na rin ng National Task Force for the West Philippine Sea. Unang inamin ng Coast Guard na may ilang insidente silang hindi inireport at isinapubliko, tulad ng unang insidente ng panunutok ng laser ng China sa BRP Habagat noong June 2022. Every time that we publicize those incidents, that's the time that the Chinese make reactions, even the Chinese embassy right now. Pabor dito si Maritime Law Expert Jay Batong Bakal, lalo't nakataya ang kapaligiran at kabuhayan ng mga Pilipino. Ito nangyayari po sa Binasol at mga iba pang mga bahura dyan, no? Kahit ba nakapirmi lang sila dyan, masama po ang environmental impact nyan, no?
nasisira pa rin ang mga bahura dyan. Tapos dahil nandyan sila, hindi tayo makapangisda doon sa mga lugar na yon. So parte yan, kumbaga ano yan, yan yung mga acts of the crime, no? Yan yung mga criminal acts nila na ginagawa, ika nga, no? Para nga makuha nila yung West Philippine Sea. Para kay dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, tama ang mga hakbang na ginagawa ni Pangulong Marcos para pangalagaan ang interes ng bansa sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang pagpayag sa joint patrols kasama ang mga kaalyadong bansa at pagtatayo ng dagdag na lugar para sa mga tropa ng Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon kay Del Rosario, mabisa itong paraan para pigilan ang mga agresibong hakbang ng China laban sa Pilipinas. Willard Cheng, ABS-CBN News. Nangako po naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na suporta at pagpapaunlad sa maritime industry ng bansa sa pagdalo ng Pangulo sa Philippine Maritime Industry Summit 2023. Kinilala niya ang malaking ambag ng industriya sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Saludo din ng Pangulo sa mga taga-industriya na pangunahing pinagmumulan ng maritime manpower sa buong mundo. Marami aniyang inilatag na plano ang administrasyon para sa Pinoy seafarers at local shipping industry sa ilalim ng binuong Maritime Industry Development Program. Given that the Philippines is a maritime nation, I believe that it is time for us to make the maritime industry once again a top priority. While we already hold a dominant position in the world of global shipping, I certainly believe that we can do more, especially here at home. We already hold the most vital ingredient to success, which is our seafarers. All we need to do now is to ensure that we harness their knowledge, make use of their experience, and mobilize our local industries to build an even stronger domestic maritime industry for the benefit of our people. Isinailalim sa state of health emergency ang San Carlos City sa lalawigan ng Negros Occidental dahil sa dumaraming kaso ng amebiasis. Ayon kay Mayor Renato Gustilo, pinainspeksyonan niya ang lahat ng water sources mula sa City Water Works, poso at water refilling stations. Noong Linggo, umabot na sa 230 ang kaso ng amebiasis sa lungsod. May 7 inmates din ng Bureau of Jail Management and Penology ang nagpositibo sa amebiasis, bagamat negatibo naman sa mikrobyo ang water source ng pasilidad. Isa sa ilalim din ang water samples sa official laboratory test sa Bacolod City. Samantala, iginiit ng DOH na hindi basta-basta dapat nagdedeklara ng state of health emergency. Ayon kay Health OIC Maria Rosario Vergere, dapat ay makipag-ugnayan ang LGU sa DOH para magabayan ito ng ahensya bago pa man magdeklara ng state of health emergency. Isang pagtatama at paglilinaw po sa aming inilabas na balita kagabi kaugnay sa kasalang bayan sa Alaminos, Pangasinan, kung saan kabilang sa seremonya ang isang deaf couple. Nabanggit po sa aming report ang hindi akmang salitang deaf-mute. Ayon kay Nikki Templo Perez, dating dean ng De La Salle College of St. Benil School of Deaf Education and Applied Studies, mas angkop ang salitang deaf bilang pagkilala na kabilang sila sa isang komunidad na may sariling kultura, pagkakakilanlan at lengguahe. Nakasanayan lamang anya ang tawag na pipi o deaf-mute, pero sila ay may mga boses rin at pinipili lamang na gumamit ng sign language. Kami po ay humihingi ng paumanhin sa paggamit ng hindi akmang salita. Hindi rin po naming intensyong pagtawanan ang sinuman sa ating mga kababayan, lalo na ang mga persons with disability. Kaisa niyo po kami dito sa TV Patrol at handang umagapay sa anumang hamon sa inyong buhay. Kasabay ng pagdiriwang ng 6 na dekadang anibersaryo sa showbiz, 3 pelikula ang tatapusin ni Star for All Seasons Vilma Santos Recto ngayong taon. Isa na rito ay kukunan sa Japan kasama si Christopher De Leon. Nagpapatrol, MJ Felipe.
And thank you! Oh my God! Tila hindi maubusan ng kwento si star for all seasons, Vilma Santos Recto, nang humarap sa media. Lalo na nang ibahagi niya ang tatlong pelikulang nakalinya niyang gawin ngayong taon. I will be doing a movie with Mr. Christopher De Leon. And it's a love story, pero sa edad namin. And I'm so excited kasi after 6 years, ituloy yung gawa ko ng pelikula. Working title is I'm So In Love With You. Romantic drama. Sa edad namin, ah. Hindi pa cute. Parang I'm So In Love With You. Pero meron pa rin working title na isa True Love in Kyoto. Kasado na rin ang script sa isa pang pelikula sa direksyon ni Eric Mati, pati na ang pangatlong movie na gagawin niya sa Star Cinema. Hindi naman maitago ni Ate V ang excitement sa apo na 2 months old na ngayon. She was in the house yesterday and I'm enjoying her because she's so pretty. Parang gusto ko na siya ay maarte. Diyos ko, yung mga posing niya, sabi ko, mana to sa akin. Mag-aartista yung apo ko. Patuloy naman ang panalangin ng star for all season sa kaibigan, kumare at karibal sa big screen na si Nora Honor. Matapos ang revelasyon nito kamakailan na 3 minuto siyang nawalan ng buhay sa ICU dahil sa low oxygen. Definitely, I don't feel good. Kahit sabihin mo may mga ganyang rivalry, I mean, she's still a friend. There was a time na sana paplanuhin ko na dumalaw just to check on her. Pero I think she's getting better and I'm happy for that. So, sa totoo lang, I prayed for her too. Sa kanyang di matatawarang 60 taon, may payo rin si Ate V sa mga baguhang artista na nalalagay sa sentro ng kontrobersya dahil sa issue ng profesionalismo at respeto sa mga katrabaho. And number one is respect to your colleagues. Andun yung X factor mo para umangat ka. Kasi ang dami ngayon eh. I mean, give it 2 months, may bago na naman lalabas. So if you don't have that X factor and one of that is being respectful to your colleagues, lalo na sa mga seniors, palagay ko wala kang pupuntahan. MJ Felipe, ABS-CBN News. Kasabay po ng paggunita ngayong Pebrero ng Cancer Awareness Month, nananawagan sa gobyerno ang ilang cancer patient, doktor at foundation na gawing mas abot kaya at mas accessible ang pagpapagamot ng cancer sa mga ospital. Nagpa-patrol, Raya Kapulong. Hindi ako natatakot na may sakit ako. Ang inakatakot ko, yung mga anak. Hindi ko pa sila pwedeng ipo. Sa kanyang pamilya na lang humuhugot ng lakas ng loob, ang 41-anyos na si Madeline Ferreira na isang cancer patient. Pebrero 2020 nang madiagnose siyang may breast cancer. Sumailalim siya sa gamutan pero Setyembre noong nakaraang taon, nalaman niyang nasa stage 4 na ang kanyang cancer. Na-opera po ako tapos after two months tumubo po uli siya. Bumalik po uli yung bukol, naging apat. Natapos po yung 6 cycle ko ng chemo. Tapos nag-target therapy na po ako, yung trastuzumab. After 7 cycle, tumubo siya ulit. Isang malaking hamon din kay Madeline ang proseso ng pagpapagamot at ang malaking gastos. Nung nakaraan po, pumila kami sa DSWD. Praise God po, nabigyan naman po ako ng 10,000. Opo, ng DSWD. Yun lang, pumila kami doon, nagtyaga po kami doon ng 2 days and 1 night. Doon po kami natulog sa kalsada. Panawagan niya sa gobyerno, gumawa ng hakbang para gawing mas abot kaya at mas accessible ang pagpapagamot ng mga cancer patient. Ganito rin ang panawagan ng ilang doktor at ng Philippine Foundation for Breast Care. Iilan lang ang mammogram machines sa public hospital setting. Karamihan ng mammogram machines nasa private hospital. Eh hindi naman din to afford ng ibang mga pasyente. Access to diagnosis, access to medicines. Yes. Access to treatment. So yun yung pinaka, I feel that yun yung missing piece. Yung mga bagong gamot, yung mga makabagong gamot na effective at nagamit naman sa ibang bansa na marami ng pag-aaral, ang hirap makapasok sa drug formulary. Kulang din anila ang mga health expert na tututok sa mga cancer patient.
Ayon sa Department of Health, pinag-aaralan na nila kung paano mapabibilis ang proseso ng pagpapagamot ng mga cancer patient. Yan. Kung dati po magki-chemotherapy sila, kailangan po nilang gastusan yung kanilang gamot para sa chemotherapy. Ngayon ay ibibigay na po natin na libre yan. We have also our Cancer Assistance Fund. Kung saan kung hindi po available ang gamot nila dun sa ospital na yon, maaring gamitin ang Cancer Assistance Fund para po dito sa pagbili ng gamot na ito. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap, mas pinaiigting na lang ni Medellin at ng iba pang cancer patient ang pananampalataya sa Diyos, kasabay ng pag-asang tutugunan ng gobyerno ang kanilang panawagan. Raya Capulong, ABS-CBN News. Pinagpiestahan ng netizens ang mga larawan ni Jello, ang frontman ng P-pop group na BGYO. Kuha noon pang isang taon ang 2x2 ID picture, kaya ikinagulat ng leader ng grupo ang bigla ang pag-trending nito. Marami ang pumuri sa anilay cute na kuha ni Jello. Umabot na sa 1.6 million views ang nasabing tweet. Henry, mas cute ka dyan. Di ba akalain eh, no? Para sa US visa talaga yung picture niya. Oh. And nalaman namin siya nung marami na nagtatag sa amin. Tsaka kahit yung nanay ko, uy, yeah. Jello, BGYO, trending, ganyan. So kami, nakatawa kasi sa simpleng ganyan. Parang maraming nakatawa. Naka-appreciate. At yan ang mga balitang binantayan na. Para po sa inyo, ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Sembrano. Nandito po kami para sa inyo. Saan man sa punto? Ay, nako. Ayoko yan. Bago ba kayo sa tingin? Ano mang ngamo na? Ako po si Henry. Nako. Oh. Ano maghamon? Ikaw biyak. Ako po si Edwin Magandias. Oo. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat at magandang gabi, bayan.